natin. Yes, sir. Meron o wala? Sa kalagayan ng pagkakilala kay Soriano at sa akin, meron kami ang pinagkaibahan. Sa ganit? Sa ganit. Ah, may kaibahan kayo sa ganit. Naniniwala po ba kayo na ang Espiritu Santo mas mababa sa kay Jesus Cristo, sa anak? Yung Espiritu Santo, kung hindi po na, para sa akin ha, ayon sa Biblia. Hindi lumalagay doon sa tinatawag ngayon na naka-Diyosan eh. Ah, hindi na Diyos yung Espiritu Santo? Yeah. Ayun na kay Bagay. Yun na kay Bagay. Yun na kay Bagay. Yung subordination, parang ari at subordination. May tanong ko ako, isa lang. Pinanganak ba ng Diyos yung tama yung anak sa pasimula o pinanganak siya sa kay Maria? Sa pasimula? Ay, pinanganak siya ng ama. Sa pasimula o sa panahon ni Maria? Hindi, pas sinabi sa pasimula, wala pang pasimula. Wala pang pinanganak siya sa walang pasimula? Oo, pinanganak siya ng ama. Pero may panahon o walang panahon? Wala na. Meron pang panahon na niluwal siya ng ama? Eh, kung susuriin po natin eh, yung wala pang pasimula eh, wala pang panahon. Hindi po ako tinutukoy yung panahon ng mundo. Ang tinutukoy ito, wala pang pasimula, wala pang nilalala. Nandun na siya. Hindi magkasabay yung kamag-anak habang ng eternal, di ba? Merong isang pagkakataon na walang anak at ama lang ang nandun. Meron ba? Eh kung ating susunod, puro ang ama lang. Okay, nakawa ko na. Hindi, meron lang akong gusto nga bulin kanina ng panahon, kaso dahil wala nang oras. Kung okay lang, tatanungin ko lang kay Pastor. Try ko muna magdami-dami. Ha? Kasi sabi ko, pakado ako. Dami-dami. Sige, John. Pag ikaw sumagot eh, gusto ko kasi si Pastor sumagot. Kunwari, nagsampahan, sabi, tama yan, yan din sagot ko. Sige. Tayo na, tayo muna. Sige, tanong muna. Sige mo lang yun. Tayo. Sabihin mo lang. Pastor Dani. Opo. Ito sabi, ikaw ang representante. Okay. Gusto ko lang malaman kung paano po ang Diyos nakananak. Paano ito nangyayari? Alam naman natin iniluwal eh. Yung salitan na iniluwal ang anak yan eh. Pero paano ba ito nangyayari? Kung nauna kay Kristo at sumunod ang Iglesia, paano? Wala pang nilalalang bagay sa kinatap. Siya ang unang-unang iniluwal ng Diyos. Siya ang unang-unang ipinanganak ng Diyos. Ganito, para malinaw yung aking tanong, ano? Katulad sa tao, yung tao pamilag, malabas na perta, ganon, paano yun? Ang Diyos ay Espiritu. Oh, paano nga? Kanya sinapupunan ang Espiritu ni Kristo nung hindi pa iniluluwal. Okay. Tama na. Nung yun ay iniluwal. Ayun, nandun ang anak ng Diyos, na siya yung Diyos. Hindi pa rin malinaw eh. Paano talaga nangyayari? Siya sabi po, iluluwal. Paano nga? Paano? Kung paano nilalang din ang ibang mga bagay. Ayun o. Paano rin? Nasusulat, Pastor Dani, nasusulat, may kapag po. Mula sa iyo ay nalabas ng isang mamumuno sa Israel na ang kanyang ay mula sa walang sa sinauna mula sa walang hanggan. So kung yun ang bataya po ninyo, Pastor Dani, ibig sabihin mo ba nasa loob ng Diyos si Kristo bilang Espiritu? Tapos lumusot na ganun. Opo, kung paano po ang lahat ng bagay ay lumabas doon. Lumabas doon. Ganun ang ibig sabihin ako po. Sayang yung mo. Yang tinatawag na verbo o salita. Yan po, mga kapatid, ay sa Ama.
Ha? Kasama yan. Ngayon, yung verbo na siyang salita ng Ama, ha? Kung pupuno natin magkasama, yung verbo ay sumasa Diyos. Magkasama, no? Oh. Eh ngayon, yung verbo na siyang salita ay Diyos. Ah, kinin niyo ha? Ngayon, nasaan ito nung wala pang pasimula? Di ba nasa Diyos? Nasaan sa Diyos? Di ba nasa sinapupunan ng? Ng Diyos? O, nasa, ano ba ang sinapupunan ng Diyos? Meron ba siyang matres? Kaya ng katutubong tao o babae? Wala pong matres. Paano siya nailabas? Tingnan nyo, pansinin po ninyo yung aklat po ng John 3:6. Di ba ho, ang Ama ay Espiritu. Ngayon, nanganak ang Amang Espiritu. Ng Espiritu. Sa makatuwid, itong mga kapatid na ipanganak siya sa pamagitan din ng salita ng Ama. Taka niyo kapatid, na ipanganak siya o na ilabas siya sa pamagitan din ng salita ng Ama. Say amen. Amen. Makalang picturean ko. Makalang picturean ko.